everyone! Welcome back to MOX Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey and today is January 28th of 2024 and it's a Monday! So happy Monday! Hindi na tayo natuloy mag-pack noong Saturday kasi dumilim na and medyo pagod na rin ako kasi galing ako shift. So naka-orlock na ako and maaga yung event nila Bridie the next day. So kahapon galing tayo sa kanilang swimming competition. And then, sabi ko ngayon na lang. Kasi na-prepack na naman namin to. So, alam na namin mostly na kasha. So, mag-i-design na lang natin kung paano nga ba natin kakashahin. Ito lahat-lahat ng gamit na nakikita nyo. So, ito is mga clothes yan. So, ito yung mga magata natin. Again, apat na hand carry, dalawang 30 kilos na check-in. And then, of course, ang ating mga okay-okay jackets na hindi pa kasamit. And ito yung mga shoes natin. Meron din tayo mga pa-boots, pero may mga nilagay ako dyan pang palambot. And since meron naman kami isa-isang backpack, naisip ko, for the picture purposes lang yung boots, para syempre maganda yung picture. And then if ever na mananakit na talaga ang paa, babaunin na lang natin yung white shoes namin na ano. Yung pinaka-go-to shoes na nagawa namin is ito. Yung nabili namin sa Decathlon and then sa Payless. Nandun din yan sa unang vlog natin. Dadalahin na lang yan as backup kung sakaling malaki talaga ang paa. Dahil nga, meron naman kaming backpack. And ito is yung mga winter socks natin, makakapal. Don't forget guys, kung gagamit kayo ng shoes, make sure na it's one size bigger. So like kami ni Bryley, 37. Nag-38 kami, and then si Priel is usually 32 or 33, then ginawa ko siyang 34. Kasi nga, may nilagay pa ako yung pampalambot yung nabili ko nga sa Shopee for the amount of 30 pesos. I-link ko rin lahat yan sa description box below. So, kailangan may plus one na size. And of course, may winter socks tayo na makapal. Para hindi malakit yung paa, mas maganda meron siyang space para medyo makahinga siya sa mahabang nakaraan. And then, andyan ang ating mga bonnet, ang ating mga glossies, and mga, since ang style namin, so your packing will depend also on your itinerary. So kami, muna nanonood kasi yung bata sa karto sa likod, dun muna sila kasi nga mag-vlog tayo. Depende to sa itinerary nyo guys. So kami, since ang entry namin is Tokyo and then mag-exit kami sa Osaka, kailangan i-strategize din namin yung pagpapack namin. Dapat nasa isang luggage lang yung mga for Tokyo namin para hindi na namin bubuklatin yung isa. And then sa isang luggage, as much as pwede, yung mga pang-usaka sa kalang doon para mas organized. So, huwag na natin pahabain. Let's get started with our packing vlog. So, yung mga tips nandun again sa unang vlog natin, sa first part natin. And then ito is, isasama ko lang talaga kayo kung paano ko siya ipapack. So, ayan, hindi pa na natin nasama yung nalagyan natin ng charger. Ito pa yung old na nalagyan natin ng charger before. So, sobrang tagal na nito sa atin. If mapanood nyo pa yung mga lumang vlog natin, bukol, ano ba ba? Kuraka, yung mga super back pre-pandemic vlogs. Ito pa rin yun. Gusto ko siya kasi number one, transparent. So, madali mo makita kung ano yung nasa loob. Gusto ko yung mga pa-organizer niyang ganyan. May mga compartment siya. And gustong-gusto ko na na-adjust siya. Depende sa laki ng ilalagay mo. So, for example, maliit lang naman yung ilalagay mo. So, yan, pwede mo siyang ma-adjust. And then, kung malaki, pwede mo siyang ma-adjust. Ang dadalhin lang namin na gadget is itong ginagamit natin ngayon, which is the Osmo Pocket 3 for vlogging. And then, dadalhin ko lang yung SLR ko na merong malaking lens para sa malakasang pictures. And of course, yung mga cellphones. And then, this one is charger siya ng... Ito is yung charger ng Osmo. And then, dadalhin din natin. Ito, papakita ko pala sa inyong camera. Gusto ko rin ito. Nakalagay lang siya sa parang isang sling bag. And ito is... parang hirap na hirap sa ating dala yung pangako. Hold on. Adjustable naman siya. So, gagawin ko lang siya naka-sling bag. Hindi naman ito inaano sa airport. Hindi ito ina-increase sa kilo as long as hindi naman siya super-super talagang bulky. And ang gusto ko dito sa lalagyan na to is
Mura ito lang to, mga 200 pesos. Ililink ko rin sa description box below kung meron kayong mga camera na merong mahabang lens. So for this one, ayan siya. And super safe kasi yung loob niya punong-puno siya ng foam, makapal na foam. So pag nabagsak, safe pa rin yung camera sa loob. And meron siyang mga ganyan for batteries. And then dito, yung mga nalubat na batteries, sa gilid ko na lang siya nilalagay. And ito naman, hindi naman gagamitin pang vlog. So yung pag talagang mga still photos lang. And ito naman is yung mga gamit ng mga bata. This one, meron lang sila para hindi sila super mabored kasi mahahaba yung biyahe sa Japan. Even mga bullet train, sometimes 2 hours, an hour and a half. And gagawa kami ng aming journaling or yung scrapbook namin for the whole Japan trip. Yan ang project nila for the whole schooling. Kaya meron silang parang mga pens. Maliit lang naman kasha na lahat. Nagdala lang ako ng ilang pirasong crayons, jelly pens, eraser, maliliit na version lang, and of course, the washi tape. And para mas kumpleto ang aming homeschooling activity, meron akong binili na parang printer siya, Bluetooth printer. MI to, magandang brand. Ito yung brand na ginagamit namin sa, anong tawag sa ganun? Yung nung wala pa kaming smart TV para ma-mirror mo yung phone sa TV. And then, this one is around 1,800, 1,900. Sa Shopee, meron. And sa Lazada, ililink ko na lang sa description box below. This comes with 3-5 na photo paper. Actually, ang gusto ni Bryling pabili kahit dati pa is yung Instax. Kaso, yung Instax, walang problema, murayta na siya ngayon. 3,000, meron kayo mga yung second hand. 4,000, brand new. Kaso, ang problema, mahal kasi yung ano nun, yung film nun. So, ito is mga 20 pesos lang pumapatak yung isang film. Yung hindi siya film eh, para siyang photo paper na maliit. And yung scrapbook namin is maliit lang yung binili ko sa kanilang so, maganda to kasi kasyang-kasya. And this one is colored, so sobrang panalo na to sa 1,800. Yung mga nakikita ko na black and white is may 800. Kaso yun nga, black and white, hindi ko ma-appreciate yung beauty ng lugar, ng Japan. Japan sa loob sa kahirapan. So yeah, mas pinili ko na lang na mag colored printer. And this one, madali siyang gamitin. Bluetooth lang. So ayan, try natin mag-print tayo ng isa. Oops! Connect lang natin sa device. Meron lang nakapasok na printer paper dito. Don't worry. Yung box niya, it comes with instruction. Meron siyang pamphlet. Ito yung booklet niya. Meron naman siyang instruction. And then, nandyan na rin yung code sa para makapag-download ka ng app nila. So, right now, pipili ako ng picture na ipiprint natin. Sample lang. Hindi ko pa rin ito na ano. Kasi nga, kahapon siya dumating. Pa rin siya na-try. So, ganyan. Print preview. As in, madali lang siya. Bluetooth. Just follow the instruction. And then, one copy. And then, inshallah. Completed! Oh, diba? Bongga-bongga. Completed. Okay. So, ito na. Ito yung back niya. Oh, para siyang, para din talaga siyang feel. So, ang cute. Ang ganda. Ang linaw. Ang kagandahan nito, not unlike the Instax. Hindi mo pili eh. Baka mamaya i-click ng i-click yung Bryling, labas ng labas yung mga pagit na ano, diba? Kasi may Instax din ako before. And the reason kung bakit ko siya binata is yun nga. Hindi mo kasi siya like, hindi siya digital na parang makikita mo or makakapag-prep ka. So, ang mas maganda dito, mag-picture ka gamit ng phone mo or yung SLR, i-connect mo, and then kung meron kang napili na maganda talagang shot, saka mo na lang siya i-print. So, this is very nice. And yan, indikit mo na lang, gawa ka ng scrap to. Shin! So, yan. So, I think, ayun na, start na natin yung totoong action. I-try na natin itong ipa.
Let's get started! So, ayan, uunahin ko muna itong gagamitin naming mga backpack. Sa airport pa lang dadalhin na namin to para hindi na rin ito makilos sa 7 kilos na hand carry namin. Important tip, huwag super laki, huwag super bulky kasi pag nakita nilang bulky, ang ending is ipapa-include nila ito sa inyong hand carry. So based on experience, as long as okay naman, especially if may kids, nag-aalaw sila na ng backpack. So ang gagawin ko, may isa kong pares ng balabal, ng shoulder, tawag dito. Neck, hindi naman, shoulder yung parang nilalagay sa leeg. Isang beanie and isang gloves. Bawat isang tao, maglalagay na ako kasi pag namin ng Japan, pag land namin ng Japan, mag-iiba na agad yung weather, winter na, so para hindi na kami magtatanggal-tanggal pa ng luggage doon. Itong mga ito is ilalagay ko na to sa bag nila, kada isang tao, and then ilalagay ko lang siya sa, ang tawag dito, ziplock para mas organized lang and hindi makalat, and then isang set na yan. Yung pinaka-gloves, yung beanie, bonnet, and the balabal. Tip, pag naglalagay kayo, pwede nyong balibalik na rin, like, pag ganyan, pag ganun, kung para magkasya siya. Like this one, ang nagkasya dito is 8 jacket, 4 na pink, 1, 2, 3, 4, and then 4 na puffer, 5, 6, 7, 8. Imagine, 8 jacket ang ito. Nayos lang talaga namin yung nasa baba, pag ganun, and then yung pahaba. Hanggang sa mapagkasya nyo siya lahat. Itupin nyo lang ang maganda. And so yeah, at least ito, instead, nagagamit ko kami ng dalawang vacuum bag, isa na lang. And yay! Nagkasya ang 8 jacket. Kung hindi nyo naman ganun yung kapal, pwede nyo na lang sila pagkasyahin sa isang vacuum bag. Basta lang, itupin nyo ng maayos and pwedeng ganyan, no? I-test nyo na sila habang nakaganyan para makita nyo. Like ito, kasha 4, may space pa sa ito. So for the underwears, pinili ko lang talaga yung super nipes ng butas. Ayan ito. So yung super nipes kasi syempre makakadagdag din yan sa weight. So buti na lang meron naman ka ng mga nipes na undies. Kinailangan ko lang bumili sa sa Shopee ng additional kasi parang each person kailangan at least 20. Narealize ko, wala pa lang 20 yung panty. Kakaloka, ano walang medyo panty. So, kinailangan bumili. Kasi nga, ang nitsit ko naman is baka hindi na makapaglabada pagoda cleanse na. So, gagawin ko is ito, since dalawa yung pupuntahan naming lugar, di ba, kailangan naka-segregate talaga yung pang Tokyo namin and pang Osaka. So, pinagsama ko na sa akin at kay Briley sa Purple,
kay Sir at kay Briel is sa blue para color coding. Usually color coding kami isa-isa, pero since ngayon iba yung way ng pag-pack natin, so dalawang color lang magkasama na si Sir at si Briel. Yung isa nila pang Tokyo, isa pang Osaka. Isang pang Tokyo, isa pang Osaka. And then kami ni Bridie ito, isang pang Tokyo at isang pang Osaka. So ito, when it comes to layering, pag pupunta kayo ng Japan, sobrang importante yon. At least, dapat meron kayong heat tech kasi sobrang nakakatulong siya para hindi kayo lamigin bago pa kayo magsuot ng damit ninyo and then yung coat ninyo. For the heat tech, meron sa Decathlon. Although, ang hindi ko gusto sa Decathlon, masyado siyang makapal. Yung Kaiser sa Decathlon niya binili, yan ito siya. Though, pag parang girls, masyado siyang makapal. So, pag halimbawa may blouse ka sa ibabaw, kitang-kita siya. Bumili kami sa Shein, yung sabi nila, Briley. Meron sa Shein na parang, ano, pack of three. This is 400 pesos. So, parang kulang-kulang 150. Mga ganon, mga 125 or ganyan. Nasa, basta 100 plus lang, 150 kasi 400 at nung piraso eh. And ang color niya lagi is either brown, black, gray, or brown, gray, white, which is maganda. So, bumili ako ng kaming nila Brielle, ni Briley, bumili kami ng pack of, ano, yung mga pack of three na ganyan. Manipis lang siya, and yung kanyang tela talaga is nakaka-warm, yung mga heat tech. Meron din naman kung meron talaga kayong budget, marami sa Uniqlo, meron talaga silang mga ultra-warm, though yun nga lang, medyo may kamahalan. Pero pag may budget kayo, go for it. Or meron din kayong option bumili sa Japan nga kung sakaling may time pa kayong mag-shopping during your arrival. Mas mura doon sa GU and sa GU and Uniqlo. Mas mura doon ng around 50%. Tapos sa thermal naman na pambaba, meron akong this one is from Shopee. I-add ko lahat ng description ay ng mga link sa description box below. Ito, mas makapal siya and yung loob niya is para siyang ano ba yung ganun? Gamuza? Oh, parang hindi siya, para siyang fleece. Ito talaga yung parang mas makapal, medyo mas mahal nga lang siya. Piliin niyo yung talagang meron dun yung pinakamakapal talaga, which is pamahal ng pamahal. Pag medyo manipes, mas murayta. Pag mas makapal, aabot siya ng mga 250. Bumili ako ng isang makapal para sa amin ni Briley, tig-iisa kami kasi meron kaming araw na pupunta talaga kami sa snow. So, ito yung gagamitin namin. And then, dun naman sa mga hindi naman talaga kami pupunta sa super snow, bumili lang ako ng manipis. Doon sinukat na namin to, even yung manipis nila, maganda pa rin naman. Yung loob niya is fleece din. Parang mga 120 pesos ito. Ilalagay ko lahat ng link na yan. Okay na rin kung medyo on the tight budget kayo. And kung gusto nyo, kasi kami ni Briley, meron kaming part na nakaskirt kami. Alam mo na, gusto mo pa rin umaura kahit malamig. Carry lang. Kasi itong stockings na to, minsan meron din ito na skin tone or yung coffee tone or black. So pwede ka pa rin mag-skirt, tapos ito yung pang loob mo. Para hindi ka naman laging naka-pants. If gusto mo lang umaura, perfect to. Maganda rin yung skin tone nila. Nakita ko yung skin tone nila. Marami din nag-share sa Japan group ng ganito. Yun nga. And moraita lang siya. Around 200 to 300 pesos. And then yung mga ibang araw na hindi naman kami sa super lamig, dito lang kami sa mas manipes na around 120 pesos. Ito ay i-add ko na lang siya dito sa lalagyanan ko ng bonnet para ma-evacuum ko rin siya. I think kakasya pa naman yan. And ihiwalay ko na rin yung mga heat tech namin na for Tokyo. Ito yung for Osaka namin sa kabila and then dito yung for Tokyo. So, ayun na nga. Tapos na tayo mag-pack. Ito na yung mga na ano natin na vacuum. Total of 1, 2, 3, 3 malaki, 4
na malaki and then apat na maliit. 1, 2, 3, 4. So, ang size ng malaki is 40 by 60, tama? 40 by 60 and then yung maliit? 20 by 40. 20 by 40. So, perfect yung malaki sa 30 kilos na luggage and then itong maliit naman is perfect to para dyan sa hand carry. So, nasukat na namin yan. Lahat ng jacket, ng heat tech, mga stockings, and even yung mga winter socks. Yun yung lahat ng binacuum bag namin. And then, as you can see, para siyang nakahati sa dalawa. Itong side na to is for the Tokyo. And then for the other side is yung sa Osaka. Kasi nga, para kada isang lugar, isa lang yung gagamitin namin na luggage. Hindi magulo. Sinama-sama ko na dito, this is yung pantulog and underwear namin apat for the first half, 5 days. And then another 5 days is ganun ulit, isang packing cube na pang tulog and then isa packing cube ng lahat ng underwears namin. And then ito, hindi ko na to binacuum. Ito yung mga bottoms namin and yung mga pang top. So, lahat is naka-vacuum na except for those and then yung shoes. So, ngayon, nilalagay na natin siya. Ito na yung, ito na yung real struggle. Malaman natin if magkakasya siya. So, ilalagay na natin siya sa pag-iwagan natin. So, ayan. I think for the Tokyo, ang gagamitin namin is, mas malaki kaya? Same lang, no? So, for the Tokyo, siguro lahat ng mga gamit namin pang Tokyo is itong item. Okay. So, lagi ako naglalagay ng mat kapag ganyan para sure na hindi siya magasgasan. Daddy! Oh my God! Dad! Papres! Papres? One, two, ready, fight! 20.94. So, around 21. And then, may toilet place pa ni Mr. Bailey. So, in short, sobrang-sobra pa tayo dito. Pero, syempre, mas maganda yung medyo may space. So, ito na. Dito na tayo sa sunod na maleta natin. This one is also 30 kilos, pero ang allowance lang namin ay 30 kilos. Masaya to, nabili ko lang to sa Shopee. Ililink ko na lang sa description box below. Ay! Yan, nakakatuwa kasi pink pa siya. Okay. Yeah.
gilid. Sa gilid, as in, kasi hindi ko na siya problema. Point 22.12. So ayan, sa next natin is yung mga hand carry natin na apat. So para safe, ang ilalagay ko lang dito is mga damit. Kasi syempre sa hand carry mas mahigpit. Diba, maraming mga prohibited items. Naman sa bag. And then, I hope yung shoes magkasya siya, guys. Konti-konti na lang. Matatapos na tayo magpag-alaman. Oops! Shut up! See? I am the motherfucker. Guys, finally on our last, but not the least, definitely, dahil andyan ang ating mga boots with the fur lahat. Sana magkasya dito. So this one is solely for shoes. Arte, di ba? Meron kang palagi just for the shoes. Meron kaming white to go na, oh yeah, may boots din ako. Malambot to, super lambot, super luwag. So I think carry naman yan. And again, if ever talaga na hindi kayanin, dadalay pa, baunin ko na lang yung aking white na rubber shoes. Ngayon, malaman lang natin kung ang mga kilo nito eh, sasapat siya sa 7. Ngayon, kung sakali naman hindi siya sapat sa 7, okay lang. Basta yung total naming 4 should be 7 times 4. 7, 14, 21, 22, 22, 23, 28. Siya rin. Okay. Oh my gosh. Okay, malaman na. And first hand carry. 6.14. Sa black natin, we have 22 kilos. May spare naman na 5 kilos doon. And then sa pink is 23 kilos. Also may spare na 5 kilos. Sa bawat hand carry, yung violet is 8. So, may sobra dito na... Ah, ilang bang kilo kada? 7, no? 7. So, may sobrang tigwa 1 kada isa. Yung isa, yung blue is okay. Kasi yung shoes lang. Direct yung mga damit is may tig. Kukula na yung isa. Kulang na 1 pack. Nagsasobra na 1 kilo. So, ang gagawin ko na lang dyan is imumove ko na lang sila dito sa malaking ano namin, malaking damit. Para at least alam ko naman yung kilo, nilista ko lahat. So madali ko na lang yan ma-address. And for this one, mga yan naman is sa bag ng dalawang bagets. So this one is Brielle.
So, ayun na, natapos na tayong mag-pack. As you can see, in fairness, nagkasya naman yung mga ano natin. Meron pa tayong sobra na 10 kilos, tig 5 kilos dito sa malaki. And then, may sobra tayo dito, tig 1 kilo, imu-move na lang natin dyan. And then, meron pa tayong space sa backpack natin, which is hindi naman to kinikilos sa airport. Kapag yung parang personal bag mo lang yung tawag dyan. And then itong dalawa, since ginamit ko ito kanina, pero ilalagay ko ito sa check-in. Kasi hindi ako sure if pwede ito sa hand carry. So, shoot ko na lang yan dyan. And then yun, the rest is tapos na. In fairness, nagkasya naman siya. And if ever na mamibili kami ng pasalubong or something, yung pabalik naman namin is 20 kilos per head. So total of 80 kilos plus yung 7 times 4 na hand carry. So I think sobra-sobra na yon. If ever talagang maraming bibilihin sa Japan, ang naiisip ko is mag-a-add na lang ng it's either isang maleta or isang duffel bag. Maraming mura sa Osaka. If ever sa Osaka na lang kami siguro para bago kami makabalik ng Manila. So ayan, nakakatuwa. Natapos na siya finally. Lumilis na dito sa salas namin. Thank you so much. And I hope meron kayo mo na puhang tips and hacks kung paano nga ba kayo makakapag-pack ng maayos. Especially if going to Japan and kapag ang mga damit nyo is yung makakapal ang winter coat. So yun, thank you so much! And magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Bye lang! Bye!